Hello mga kababayan, welcome again to my channel. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification button para lagi kayong updated sa aking mga susunod na mga videos. Meron tayong muling update about sa travel restriction ng ating bansang Pilipinas. So, kung kayo ay interesado, ito ay para sa lahat na Pilipino na uwi sa Pilipinas. Ay kailangan ng 14 days quarantine kahit pa negative ang result ng inyong swab test. Kaya kung interesado kayo, magstay kayo sa video at tapusin niyo to. So ang ating pag-uusapan ngayon ay yung 14 days quarantine na ipinatupad ng ating gobyerno. So, mapa OFW o non-OFW, kailangan ng 14 days quarantine after ng swabbing testing nila. So, ang proseso niyan ay pagdating mo sa Pilipinas, kailangan mo magpa-swab sa airport pa lang and then mag-aantay ka ng result and after the result, kahit negative ang iyong result, ay kailangan mo mag 14 days quarantine. At then, doon ka palang i-release. Yes, ganyan na po ngayon ang proseso at gawa po ng panibagong virus na kumakalat po ngayon. So, ito po ay galing sa statement ng ating administrator ng OWA na si Hans Leocagdak. At pakinggan po natin ang kanyang statement. Ito po ay pag-uutos ng IETF para po sa kaligtasan ng lahat na mamamayan ng Pilipinas. Warmest welcome sa inyo, mahal namin OFWs, sa inyong muling pagbalik sa ating mahal na bayan. Talagang pinag-utos po ng ating mahal na Pangulo na kayo po ay pangalagaan. Ang inyong pagbabalik ay going smooth, safe, and comfortable. Utos po ni Pangulo na gawin namin ng lahat sige pa,
Sumalinaw po ang OFW ay free pa rin po sa lahat with 14 days quarantines na po ngayon. And a non-OFW ay libre kapag may available na hotel. Pero pag wala, sila ang magsusolder ng kanilang hotel with their own expenses and yung swab test na 2 times swab test na kailangan nilang bayaran ng for only 4,000 pesos. Kailangan yung mag-swab test upon arrival. So, ang non-OFW, libre ang kanilang hotel kung may availability ang ating gobyerno para ibigay sa kanila. So, kung wala pong available para po sa inyo, mga non-OFW, kayo po magsusolder ng inyong hotel. Then, kung ayaw nyo naman po sa binigay na ng gobyerno hotel at gusto nyo ng ibang hotel, in other words, kung choosy po kayo, kayo po ang magsushoulder ng inyong hotel at the same time, yung transportation nyo papunta sa hotel, galing airport papunta sa hotel. So, non-OFW, pwede po kayo mag-pre-book ng inyong hotel in advance. And then, kailangan nyo po ng 2 swab test specimen. Yun po ang required ng ating gobyerno. Pero magpipay lang po kayo ng 4,000 sa 2 test na yun. So, ang mga senior citizen ay may 20% discount sa swab test. Kaya, 4,000 less 20% discount. Same pa rin naman ang procedure sa pag-uwi sa Pilipinas. Kailangan ng swab test at ng hotel. Ang kaibahan na ngayon ay may 14 days quarantine na idinagdag gawa nga ng may panibagong virus na naman. So, inagapan nila ito para hindi basta kumalat. So, pwede ka mag-online o pwede ka rin hindi mag-online at sa airport na lamang kumuha ng swab test at na book ng mag-book ng hotel mo. Pero, alalahanin, ang airport ay maraming umuwi, maraming tao. Kaya, hindi lang ikaw ang ina-assist doon. Maraming OFW o non-OFW na umuwi bawat araw. Kaya posible na mahaba ang pila. Kung ikaw ay may time, pwede ka naman mag-online at doon na lang kumuha ng hotel at ng iyong swab test. Again, pag sa OFW, kailangan ay sa Red Cross ka mag-online fill up. At ang sa non-OFW naman ay sa PadLab. Yun ang pinaka-advice. Yun ay para sa mga swabbing facilities ninyo. Para ready na kayo kapag kayo bumaba sa airport. So, diretso na lang kayo kung saan kayo magsaswab. And then, ang hotel naman, pwede naman kayo mag-online din at pwede rin hindi. So,
OWA ang sa OFW at sa non-OFW, may mga pre-book hotel naman po tayo na binibigay ng Bureau of Quarantine. So, sa video na to, sa description, meron akong mga link na kung saan kayo pwedeng magpabook ng inyong mga hotel. So, may video rin ako ng pre-book hotel at pre-book swabbing facilities. Kung gusto nyong tignan, pwede rin tignan. Nasa description lang sa ibaba ng video na to. Ang protocol na to na 14 days quarantine sa pag-uwi sa Pilipinas ay hanggang January 31, 2021 lamang. Kasi yun lang ay binigay ng Bureau of Immigration para sa travel ban ng 35 countries. Kaya posibleng magbago na naman ito, depende sa takbo ng virus na nangyayari sa outside of the Philippines. Kaya lagi po kayo mag-subscribe para maging updated po kayo sa mga updated protocols ng ating bansa. So, that's it for today. Yan na lang po muna ang ating new update para sa travel restriction na nangyayari sa ating bansa. Sana na unawaan ninyo ang mga patakarang ito ng ating gobyerno para po sa kaligtasan ng lahat. Okay, keep safe everybody and God bless us all. Thank you for watching. Bye!